Sa ating nakaraang video ay natampok natin ukol sa palmistry reading o pagbabasa ng kapalaran, ang mga sinyalis ng mga taong may mahirap at mayayamang mga palad. Na kung hindi niyo pa po ito napanood at kung interesado ka, ay pakichat na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa videong ito ay tunghayan naman natin ang mga swerteng hatid ng Lucky Bamboo, kung saan ito rin ay ginagamit bilang lucky charm na makapagbibigay ng positive energy kung ito ay display sa loob ng inyong tahanan. Bukod dyan ay ito rin ay makapagbibigay ng magandang kapalaran sa bawat miyembro ng pamilya, hindi lamang sa tahanan, kundi pati na rin sa mga negosyong kinatatayuan ay nilalagay rin ito dahil sa paniniwalang makapag-aakit ito ng swerte at mas lalo pang lalago ito. At kung sa tingin nyo naman ay nawala na ang excitement o sexual life ng mag-asawa, ay pwede kayong mag-display nito sa loob ng inyong mga kwarto upang mas lalo pang pag-alabin ang pagmamahalan nyong mag-asawa. Maganda rin itong panigalo para sa mag-asawa o magkasintahan, dahil ang Lucky Bamboo kasi ay sumisimbolo ng isang panghabang buhay at masarap na pagsasama. At alam nyo rin ba na ayon sa paniniwala na kapag ikaw ay naglagay nito sa loob ng inyong tahanan ay makakatulong ito upang tumalino at makapasa sa mahalagang pagsusulit tulad ng board exam ang inyong mga mag-aaral. At kung ikaw naman ay nais ng pag-angat sa iyong buhay karera, pagtaas ng posisyon o para mabigyan ka ng promosyon, ay pwede kang mag-display ng Lucky Bamboo sa iyong opisina o sa iyong silid tulugan. Dahil ito ay makakatulong upang tuloy-tuloy na bumulusok paitaas ang iyong profesyon. At alam nyo ba na ang bawat tangkay ng Lucky Bamboo ay may kahulugan kung paano ibigay o ipanrikalo ito? Halimbawa na lamang, kung ikaw ay nakatanggap ng 2 sanga ng Lucky Bamboo, ito ay nagsasaad ng good luck, at dahil sa 2 sanga ang iyong natanggap, ay magiging doble ang swerte na mapapa sa iyo. Ito rin ay sumisimbolo ng loyalty para sa 2 taong nagmamahalan o nag-iibigan. At kung 3 sanga lang ng Lucky Bamboo ang natanggap na regalo o di naman kaya ay iyong i-display sa iyong mga lamesa, ito ay nagsasaad naman ng 3 magandang kapalaran na ayon sa kulturang Chino, ito ay nangangahulugan ng kasiyahan, panghabang buhay at kayamanan, o para sa iyong mga karera kung nais mo ng pag-angat o promosyon. Kaya't ang 3 tangkay na ito ng sanga ng Lucky Bamboo ay nagsisilbing good luck para sa inyo. At iwasan nyo ring makatanggap o mag-display ng Lucky Bamboo na may 4 lamang na sanga, dahil ayon kasi sa mga kultura ng mga Chinese, para sa kanila na ang bilang na 4 ay may dalang kamalasan. At ang kahulugan naman ng 5 sanga ng Lucky Bamboo ng iyong matatanggap o ipandikalo o dinisplay mo sa mga bahay o opisina, ito ay nangangahulugan na sa bawat aspeto ng iyong buhay, ikaw ay magiging malikaya at magtatagumpay. Kapag ito naman ay may 6 na sanga, ito ay sumisimbolo ng pag-akit ng kasaganaan at kayamanan na papasok sa inyong kapahayan. Dahil ito ay nagsisilbing good luck para sa mahakbang ng iyong gagawin, para mas lalo pang ma-attract ang mga swerte at mananahan sa loob ng inyong tahanan, at mga ngako na magbibigay ito ng yaman sa mga taong mag-aalaga nito. Sinasabi naman, kung ito ay merong taglay na 7 sanga, ito ay sumisimbolo ng magandang kalusugan para sa bawat miyembro ng pamilya, kung ito ay nakikita nila sa sala na nakadisplay sa loob ng bahay. Kapag ito naman ay may taglay ng 8 sanga, ang Lucky Bamboo na nilagay ninyo sa inyong tahanan, ito ay may hatid na good news para sa mag-asawa na hindi pa nagkakaanak o para sa mga babaeng mahirap mapuntis. Dahil ang 8 sanga na ito ng Lucky Bamboo ay sumisimbolo ng fertility, kaya ito ay mainam para sa mag-asawang gusto ng magkaanak. Pwedeng ilagay sa silid, sa sala o kusina.
basta't yung lagi ninyong nakikita. At tiyak ang pangakong ito ay siguradong hindi maglaon ay kayo rin ay mapipiyaan ng supling. At syempre ay dapat napalakasin nyo pa rin ang inyong mga paniniwala na magkakatotoo ito. At samahan nyo rin ng dasal at pananalig sa may kapal na anuman ang iyong hiling ay mabibigyan din ng katuparan. Upang mas lalong tumalab ang bisa at mas mapapakinabangan ang swerteng daladala nito, ay itapat lamang ang unang pagdidisplay nito ang ganitong lucky charm na bamboo sa panahon kung saan nasa todong lakas ang liwanag at sobrang bilog ng buwan ang langit. Ito ay kadalasan na mas magiging maswerte kung ito ay sisimulang i-display sa panahon ng mga sign na may water element at ito ay mangyayari kapag sumapit na ang buwan ng Hunyo sa petsang 20 hanggang 25 sa buwan ng Hulyo. At mula rin ito sa October 20 hanggang sa November 25 at February 20 hanggang sa March 25. At kapag sa sandaling ginamit na ito, ito ay magsisilbing iyong lucky charm o akimat upang makatulong sa iyo upang makapagbigay sa iyo ng swerte o magandang kapalaran na dapat mong ingatan. Na ang higit na mas mahalaga, dapat ang bawat miyembro ng pamilya ay may taglay na may malinis na puso, ng mamahalan at may respeto sa isa't isa. Dahil mas higit itong tatalab o umipiktibo para sa bawat miyembro ang kapangyarihang taglay nito. So nasa inyo na kung inyong papansinin o iisnapin ang video na to. May basihan man ito o wala, kayo na po ang bahalang kumuska. Tandaan lamang po natin na tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Ang ganitong papaswerte ay isa lamang pong gabay at inspirasyon lamang. Nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Dapat mas lalo tayong magsumikap kung gusto nating maabot ang tagumpay at mas dapat na hindi tayo susuko sa mga unos na ating kinakaharap. Dahil andyan lamang si God na laging nakaantabay. At bago po tayo magpaalam, ay nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na meron na po tayong home-based travel and tour business. Para sa mga gusto pong magpabook ng ticket, ay i-PM nyo na lamang po ako sa aking Facebook business page, i-check ka at travel and tours, or follow me para ma-update kayo sa mga promos. At sa ating mga travelers, ay meron na rin po tayong murang tour packages sa inyo. So that's all for today at maraming maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa aking channel. Dahil nasa 119,000 subscribers and counting na po tayo. And please don't forget to subscribe on my channel and click that notification bell kung gusto niyong laging updated. Bye everyone and see you on my next video. At syempre bago po tayo magpaalam, ay nais ko lamang pong sagutin ang isang katanungan mula sa ating mahal na subscriber. Para sa iyo Sir Walda Abdul Kadir, para sa kanyang katanungan na lagi siyang nananaginip ng isang sanggol na batang babae. Para sa iyo Sir Walda, narito ang kasagutan. Ang sanggol na batang babae sa isang panaginip, ito ay isang positibong simbolo. Pati na rin sa mga taong walang anak at makapanaginip nito. Dahil sa pangkalahatan, ang ipinapahiwatig nito ay kaligayahan para sa mga taong nakapanaginip nito. Ito rin ay nagpapadya ng may magandang balitang paparating. Kaya't para sa iyo Sir Warda, ay sana'y mapanood mo ito at masayahan ka ukol sa naging interpretasyon ng iyong panaginip at good luck din po sa inyo. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!